Yo, umusta mga Tekno? Ako po si Paul Gutierrez ng Poltech TV at sa mga bago pa lang sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at hit yung bell icon para updated naman kayo sa mga gating reviews, unboxing at marami pang iba. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga bagong budol na nangyari sa buhay ko. Dati-dati, hindi ko pinapansin yung mga keyboard na mga mechanical keyboard at kahit anong keyboard pa yan. So, naisip ko, sabi ko sa sarili ko, pareho lang naman yung mga functions na yan. Bandang uli, magagamit mo naman yan kahit anong keyboard pa yan. Ngayon, nakakita ako ng mga mechanical keyboard at na-curious ako. Sabi ko, ba't di ako bumili ng isa? Nung pagkabili ko ng isa, nadagdagan pa ng apat. Ganun kalakas magbudol yung mga mechanical keyboard. Dahil dun ko na-experience na kakaiba talaga kapag ginawakan mo. Kaya sa mga nagbabalak bumili ng mga mechanical keyboard, baka ma-addict lang kayo tulad ko. May nagpadala sa akin ng mechanical keyboard dito. Ito yung Royal Clutch RK71. So, check natin kung maganda ba to at bagay ba sa inyo. So, yung RK71, ibig sabihin 71 keys siya. At 60% keyboard. Unlike sa mga keyboard natin dati na buo talaga, yung 100%, at meron ding 80%, 60%, mga ganun. So, yung pinadala sa atin is 60% keyboard. Ang nagustuhan ko pa dito, hot swappable siya, at pwede mo palitan yung mga keycaps na gusto mo. So, sa box, ito yung typical box nila. Kahit anong keyboard pa yan ng Royal Clutch, ganito yung box nila. Sa likod, so, yan. Yan yung likod niya. Buksan na natin. Sa loob, nandito yung keyboard natin na 71 keys o RK71. White ang napili kong keycaps kasi gusto kong malinis at kakaiba. Pero pwede mo na i-customize sa keycaps na gusto mo. Then sa loob ng box, meron tayong user manual dito. So yan, marami tayong mga manual dito. So pagbasahin nyo na lang kapag nabili nyo yung keyboard na to. Then meron tayong apat na brown switch dito. Kapag bumili kayo ng mechanical keyboard ng Royal Clutch, meron tayong apat na brown switches o depende sa switches na gusto nyo. So ang napili ko is brown switches. Then yung feet para tumaas yung keyboard natin. Then yung puller para pagtanggal ng mga keycaps natin. Then yung last, yung USB-A to Type-C cable para sa charging at sa connector ng PC natin. Ito na yung keyboard natin na RK71. So, malinis siya. Ang nawawala lang dito siguro na nakita ko is the print screen. Pero makikita naman natin yan sa manual kung paano gamitin yung print screen na yun. So, dito hindi ko siya makita. Unlike dun sa isang keyboard ko na RK81 na meron siyang print screen. So, isang con sa akin yun dahil hindi siya makita. So, may mga secret codes pa yan para makapag-print screen tayo. Sa likod yan, may nakalagay dito RK71, Royal Clutch. Tapos, yung dangle niya para dun sa PC natin. Power off. B tsaka G. Ito yung B para sa Bluetooth. Yung G naman yung para sa Wi-Fi. So, nilagay natin yung rubber feet. So, dalawang magnetic to. Ilalagay lang natin dito. At makapit naman siya. Yan. So, yung height nito is medyo tataas at magandang mag-type kapag nakaupo tayo. So, nakabit na natin yung dangle. Then, marami din mga ilaw to na pwedeng pagpilian. Then sa may side may RGB rin dito na pwede rin palitan, iba-ibang kulay din. Pindutin lang natin to. Mag-iiba na yung mga kulay na gusto natin sa mga gilid. At marami ding pagpipilian dito, iba-iba din. So yan yung unboxing ng RK71. Kung gusto nyo yung palitan yung keycaps, marami naman tayong mabibili sa Shopee o Lazada, depende sa mga gusto nyo. So ako, meron akong keycaps dito na nakalagay na dito sa RK84 ko. So may pagka Japanese style. At nagustuhan ko siya. Yun nga lang, yung ilaw nito is medyo patay kasi makapal nga yung keycaps at hindi siya masyadong litaw yung ilaw nito. Pero okay lang, nagustuhan ko naman yung keycaps ng keyboard na to. At nakamod na pala tong keyboard na to. So yung sounds nito is iba rito dahil dito is brown switches siya. Unlike dito sa keyboard na to, sa RK84 ko, meron tayong blue switches dito. Ang pinagkaiba nila sa sounds, medyo maninibago kayo sa sounds. Itong RK84 is medyo clicky siya kasi blue switches yung ginamit dito, unlike dito sis brown. Clicky naman to pero mas maingay ito kumpara mo dito. So try natin. So ito yung blue. Ito naman yung brown.
So mas maingay yung blue kumpara mo dito sa brown. So mas nagustuhan ko yung brown kumpara mo sa blue. Medyo maingay nga to kung dinig na dinig nyo. At meron ako dito na RK68 na modded na. Ang switches nito is brown switches din. Itong bagong dating is RK71, hindi pa siya modded at pareho silang brown switches. So pakinggan natin yung modded sa hindi modded. So ito, yung hindi modded. Ito yung modded. Ito yung hindi modded. Ngayon, buksan natin itong RK71 para may idea kayo kung paano i-mod to at kung ano yung mga laman sa loob. So, alisin mo natin yung mga keycaps. Medyo madugo yung pag-alis ng mga keycaps nito. Actually, yung mga pag-alis pa lang ng mga switches natin is medyo madugo na. Ngayon, ang mas madugo dito, yung ilog mo pa yung mga bawat isa nito. So, yung 71 keys to, tatanggalin mo to isa-isa at may pambukas naman nito. At ililubricant pa natin para mas gumanda pa yung sounds. So, hindi natin gagawin ngayon. Siguro sa susunod pa na araw, umatsaga naman tayo, kayang-kaya naman talagang ilub to. Pero para sa akin, ngayon hindi ko pa siya magagawa. After natin alisin yung mga switches, makikita nyo may mga screw pa dito. Pagkatapos natin alisin yung mga switches, may mga screw pa dito para mabuksan natin yung keyboard. Bali, anim to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alisin natin yan. So, ito yung board niya. Dito yung battery. Actually, maliit yung battery nito. Kumpara mo dun sa isa. Ito yung battery natin. Pwede natin galing to. May mga mod pa tayong mga magagawa dito. Actually, marami-rami yan. Marami naman tutorial sa YouTube kung paano i-mod tong keyboard na to. Dito, may mga pad lang tayong lalagay dito para yung sounds is gumanda. Pati dito sa loob. At may nabibili dito na panglagay din na mga tig 100 lang. So, yun yung loob niya. Actually, ibalik na natin. Saka ako na i-mod to kapag may mga gamit na ako. So, yun yung unboxing review ng keyboard na to. At pagkalas, at least may idea kayo para sa keyboard na to. So, recommended ko siya. Yun nga lang, cons ko lang dito. Yung print screen. So, yun lang yung cons ko dito. Pero sa playing games, typing, okay na okay siya. Depende pa rin sa mod mo. At pwede kayo magpalit ng keycaps para mas maporma pa tong keyboard na to. Maglalagay ako ng link sa description at may discount pa dyan. So, once again, this is Paul. Paul Tech.